Tila ginagasgas daw ng sandpaper ang mata ng isang babae mula La Trinidad, Benguet dahil daw sa sakit niya sa mata na thyroid eye disease. Paano niya to nakuha at paano ba ito maiiwasan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Halos lumuwa ang mga mata ng isang babae mula La Trinidad, Benguet. Dahil daw yan sa kanyang sakit na nakamamatay kapag hindi naagapan at nagamot ng tama. Siya si Mitch, 31 anyos. Kwento niya taong 2018, unti-unti siyang nakaramdam ng ilang pagbabago sa kanyang katawan. Tulad ng pagbagsak ng kanyang timbang, labis na paglalagas ng buhok, pagpapawis at madalas na pagdumi. Ang mga mata niya naman, naramdaman niyang naging masyadong sensitive sa liwanag. Matapos magpakonsulta sa doktor, na-diagnose siyang may thyroid eye disease, dulot ng Graves' disease. Graves' disease is an autoimmune disorder, meaning yung sarili kong katawan, yung umaatake ng thyroid ko, tsaka ng mata ko. Ayon kay Dr. Fran Keeling, isang ophthalmologist, may ilang sintomas ang thyroid eye disease. Andyan yung pagtaas o pagbukas ng eyelid ng mata. Ang pakiramdam na laging naluluha, napupuwing, nanunuyot at bumibigat ang mata. Lahat daw yan, danas ni Mitch. Ganto nga, bulging of the eyes, tapos may tinatawag na gritty feeling. So parang yung pakiramdam ng mata ko ginagasgas ng sandpaper. Ganon kasakit. Ganon sobrang sakit. I have to wear eye mask, yung sleeping mask. Lifetime na. Kasi pag hindi ako nag-sleeping mask, mananatiling bukas yung mata ko pag natutulog. Dahil sensitive ang mata sa araw, tuwing lalabas siya ng bahay, kailangan niyang magsuot ng shades. Lagi din siyang may dalang tissue dahil madalas na magluha ang kanyang mata. It is rare, no? So 19 in 100,000 cases ng mga may hyperthyroid ang nagkakaroon ng thyroid eye disease. Although meron ding link na risk factors, no? So if you have hyperthyroidism and then at the same time nagsusmoke ka or also have secondhand smoke, no? There is an increased risk of development ng thyroid eye disease. Taong 2022, sumailalim si Mitch sa total thyroidectomy kung saan tuluyang tinanggal yung kanyang thyroid gland. Dahil dito, napigilan na daw ang paglala ng kanyang sakit. Pero hindi ibig sabihin ito ay babalik na sa normal ang kanyang mata. Kunwari na control yung thyroid disease niya, pwede pa rin siya magkaroon ng active phase ng thyroid eye disease. That's why some patients, they don't want to undergo operation kasi pwede siyang umulit. Si Mitch may mensahe sa mga kapwa niya may thyroid eye disease. Saka nga sa mga taong tulad ko na may thyroid eye disease o kaya ganito, hyperthyroidism, laban lang and we are still beautiful and what matters is the heart, what's inside. Mahirap magkaroon ng karamdaman, pero sabi nga ni Mitch, kapag may nararamdamang sintomas, mahalagang agapan ng gamutan. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.